Welcome sa aking channel. Meron akong nilaro na kakaibang PC game at ginawan ko ng video. Ang pamagat ng larong ito ay Breeze of Passion. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan ang mag-subscribe. Simulan na natin. Nagsimula ang lahat nang biglang naaalala ko na naman ang aking girlfriend na nakikipaghiwalay sa akin dahil ayaw niya raw ng long distance relationship at may iba na siyang gusto. Nagising ako sa aking panaginip. Dahil, biglang pumasok sa aking kwarto ang aking stepmom at kailangan ko na raw maghilamos kaagad at sumunod sa kanya sa kusina dahil gusto niya akong kausapin. Yun pala ay pagsasabihan na naman niya ako tungkol sa aking buhay na walang patutunguhan kung lagi na lang akong nagmumukmok sa bahay at walang gagawin. At baka raw sa mga susunod na araw gusto niya na ako muna ang hahalili sa kanya sa aming bagong hotel business dahil gusto niya muna magbakasyon kaya kailangan ko magtrabaho. Upang magkaroon naman ako ng silbi at magkaroon sariling pera sa aking bulsa na hindi na umaasa sa aking stepmom. Kaya kailangan ko na raw lumabas ng bahay maghunos dili at pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon ko sa buhay. Kinuha ko ang cellphone ko at kinausap ko ang kaibigan kong si Mark, pero ang sabi niya ay kalimutan ko na raw, ang girlfriend kong si Riley. Sunod kong chinek naman ang Instagram ni Riley pero ako ay nakablock na. Ang mga natitirang alaala ko na lang kay Riley ay tanging mga hot pictures na lang niya na nasa phone ko at ang mga ex videos namin na pwede kong i-play ng paulit-ulit pero bawal. Dahil magagalit si Uncle YouTube. Ha. Dahil sa dulo ay kumain at minunok siya ng vanilla ice cream. Pagkatapos ay lumabas na ako ng bahay at naisipan kong pumunta muna sa beach. Habang naglalakad ako sa beach ay may nakita akong dalawang sexing chika babes na naka-swimsuit ng red at pink. Kaya bigla ko na naman naaalala ang ex-girlfriend kong si Riley dahil sa mga nakikitang kong hot chika babes. Inapproach ko silang dalawa, "Hi girls." Sumagot naman ang naka-red, na may pagkamataray ang sagot niya, "Sorry. Hindi kami interesado sa'yo." Nagsalita naman ang naka-pink, "That's rude girl." Ang sabi niya, "Pagpasensyahan ko na raw yung kasama niya." Nagsalita naman ang naka-red, "Tignan mo siya parang palaboy, tignan mo yung damit na suot niya walang kaklas-klas." Sumagot naman ang naka-pink, "Hoy, huwag ka naman ganun sa kanya, Kathy. Hi. Ako nga pala si Summer. Siya naman si Kathy." Ang sabi ko naman, "Nice to meet you girls, I'm Adam, pwede ba magtanong? Bago lang kasi ako nalipat dito. Ano bang mga location dito para makapag-enjoy ako dito sa beach?" Ang sagot ni Summer, "Pwede kang mag-water park dito. Pwede ka rin magpunta sa mga slides, meron din mga amusement park pwede ka mag-rides, pero closed pa dahil under construction, at napakaganda din dito sa gabi, marami kang pwedeng gawin. Kaya lang may mga humor na may mga kababalaghan dito. Pero under investigation pa. Dahil may nagpapakita raw na naka-raincoat, tapos bigla na lang nawala ng parang hangin. At isa ako sa mga nakakita talaga. Talagang totoo bigla na lang nawala." Si Kathy naman ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Summer, pati si Adam ang iniisip ay baka gawa-gawa lang daw, at mga kwentong pambata lang. At nagtanong ulit si Adam, "Pwede kong pa bang malaman pa ang mga tungkol sa iyo, Miss Summer?" Biglang nagring ang phone ni Kathy at may kinausap muna. Sabi ni Summer, "Sure, ako ay 20 taong gulang at si Kathy ay 19. Ayaw niya pumunta sa kafe kaya madalas dito lang kami sa beach, minsan naman sa mall. Si Kathy mahilig sa mga cute stuff. Huwag ka mag-alala, masasanay ka rin sa kanya." Biglang nagsalita si Kathy at sinabing medyo personal na yung sinasabi mo sa kanya about sa akin, "Tara na nga at may gagawin pa tayo sa trabaho." Sabi naman ni Summer, "Babalik pa kami mamaya." Tanong naman ni Adam kung pwede pa ba silang magkita ulit mamaya, sagot ni Summer,
Okay sa akin, masaya ka namang kausap, si Kathy naman ay sinabing, tara na. At nag-iwan ng contact si Summer sa ating bida, ganun na rin si Adam. Alam na, ha 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 ha. Bye Adam, I'll see you later, si Kathy naman see you sa bangungot. Ha 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 ha. At least may bago akong mga nakilala. Mamamatay ako dito sa boredom kung walang mga kaibigan. Si Kathy na lang ang medyo wali. Pero may pagkapareho kami. Gusto kong kumain. Okay, pupunta muna ako sa kafe. Tiyak! Nakahawak ako ng gum na nakadikit sa ilalim ng mesa. Nakakawalang gana na kumain. May lumapit sa akin na magandang chika babes at nag-hello at nagpakilalang si Melanie. Siya pala ang waitress dito sa cafe, at tinanong kung coffee lang ba ang order ko. Ang sinagot ko naman na ay gusto kong umorder ng coffee at ng isang lovely waitress, biro ko sa kanya. Sagot naman niya ay bawal, it's against the rules, pero sabi ko wala namang manager dito, hahaha, sagot naman Melanie, ay, well sasakyan daw muna niya ang trip ko. Ako nga pala si Adam. Gusto kong umorder dalawang coffee tapos, ang dessert ay yung gusto mo. Okay. Naaalala ko na naman ang ex-girlfriend kong si Riley dahil sa magandang curve ng katawan ni Melanie. Ito na ang order mo. Wow, ang sarap pala neto. Syempre masarap yan dahil yan ang favorite ko. At sinamahan na lang din ni Melanie si Adam dahil para sa kanya naman ang isa order. At hanggang tumagal pa ang kanilang kwentuhan. Fast forward. Hanggang sa tinanong ako ni Melanie kung ano ginagawa ko dito. Sagot ko naman ay, I'm just traveling, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na napasugo lamang ako sa ganitong sitwasyon dahil gusto ng aking stepmom. So friends na ba tayo? Sagot ni Melanie ay, why not, parang interesting ka naman. Nang biglang nagring ang cellphone ko. Saglit muna Melanie. Si Summer pala ang tumatawag at tinatanong kung makakapunta ba ako mamaya sa beach. Sagot ko naman ay oo. I'll see you there. Sabi naman ni Summer. Great, then it's a deal. Tinanong ako ni Melanie kung aalis na ba ako kaagad. Medyo nalungkot si Melanie, pero nakapag-promise na ako kay Summer, huwag kang mag-alala Melanie dahil babalik pa rin naman ako sa ibang araw, at agad ko nang hiningi sa kanya yung bill. Card ang gagamitin ko sa pagbabayad ng bill nang sa hindi inaasahan ay, wala na palang laman ng card at is efficient balance na ito, patay. Pwede bang subukan natin ulit? Pero ganun pa rin, patay. Kaya tumawag ako kaagad sa aking stepmom Emma. Then i-activate na pala ni stepmom Emma ang card dahil sa kanya naman daw ito. Kailangan ko daw matuto kung paano gawin ang pera kaya hindi muna niya ako bibigyan. Kailangan ko daw magtrabaho para ma-appreciate ang value neto. Meron ba daw problema?
ang sabi ko ay wala dahil ayaw kong malaman niya na may kinasasangkutan na naman akong gulo. At binaba na niya ang phone. I'm sorry Melanie, may konting misunderstanding lang. Nakita ko na Emma ang nakapangalan sa card mo. Shit. Patay. Nalaman niya na hindi pala talaga sa akin ang card. Things are complicated. Sabi naman ni Melanie, oh come on, okay lang pero kailangan pa rin nating solusyonan ang problema na ito. Sabi ko naman ay, maganda yan, pero papano? Meron ka bang pwede i-suggest? Ikaw, ha, ako? Oo. Alam mo ba pwede kang magbayad sa ibang paraan? Yun pala ako ay maghuhugas ng plato, ha 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 ha. Oh, I'm sorry, ganyan kasi kadalasan ginagawa kapag hindi makabayad sa amin. Order sa amin ng manager. Siya, ikaw na bahala dyan, good luck. No, okay lang, I'm sorry din, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Napaka-awkward tuloy. Huwag ka mag-alala ko na ang magbabayad ng bill mo pero kailangan matapos ko muna ang aking shift, sabi ni Melanie. Kapag napagod ka puntahan mo lang ako sa bar at kung gusto mo nang maiinom bibigyan kita. Okay, thanks. Dahil dito hindi na siya makakapunta mamaya sa beach para makita si Summer Chica Babes. Kaya tinawagan niya si Summer para magpaalam na hindi na siya makakatuloy mamaya dahil may gagawin siyang work-related. Nakakapagod din pala maghugas ng plato. Hihingi muna ako ng maiinom kay Melanie. Sabi niya bibigyan niya ako ng libreng drinks basta't puntahan ko lang daw siya sa bar. Hello again, gusto mo na ba mag-break? Pumili ka lang dito, kahit anong gusto mo, ililibre kita. Nakakahiya naman sa'yo, Melanie, pero ito na lang sa akin. Okay, good choice. Oh, so ito tinatawag na contingency. Patay. Bakit ngayon pa? Bakit nandito sila? May emergency ka sa trabaho, di ba sabi mo kanina? Tanong ni Cathy. Itutuloy sa next episode. Kung nagustuhan mo ang video na ito, click like and subscribe and click the notification bell. Maraming salamat.